guys, welcome back to another video. Sa video na ito guys, let me share with you those loan app which are deceiving and which are offering 15% interest rate or higher per month. Let me share with you guys my true to life experience regarding this app. So magulat kayo ha, bakit ko siya sinabing deceiving. Nagbe-base sila sa interest rate daily. Pero kapag minantli mo yun guys, talaga umabot siya ng 15% interest rate or mas higher pa. These are loan apps din na nagre-render daw sila ng 0% interest. Pero bawing-bawi naman guys, service charge o sa mga processing fees. So I made this video guys for your awareness. Kasi guys, baka napunta kayo or meron kayo currently nito sa inyo dahil nga lagi naman sila sa mga ads, nagpa-pop up sila sa mga ads guys. So anyways, hindi ko na po patatagalin ito and i-share ko na sa inyo. So first in my list is Tala Loan App. Nagulat ba kayo? Hindi nyo dapat ikagulat to kasi alam ko si Tala is talagang kilala din siya. Sabi nyo nga, the best loan app. For me ha, sa experience ko, I cannot take this as the best loan app kasi deceiving din si Tala eh. Kasi alam nyo, pangpakiliti niya lang yung 0.5% interest daily. Imagine that, if you want to pay for 30 days or 1 month is 0.5% interest times 30 is 15% clearly. So I don't think na nakaka-help siya kasi mataas na interest charge po yung 15%. So yung iba, nagko-complain about ang taas ng charge ni GCash, ni Shopee, ganyan, ni Billis. Pero hindi kayo nagko-complain kay Tala. Si Tala, isa pa kataas po ng charge niya monthly. So sila GCash, Maya, Lazada, Shopee, Billis, si Quarta is mostly guys up to 6% or up to 5% lang yung interest nila per month. So bakit kayo nagre-reklamo kung si Tala nga ay 15% interest tapos pinatos nyo pa? Mataas nga yung mga charges daw no, nila GCash, etc. Dan Banks, of course, ang banks kasi 2.5 interest, 2% or 3% lang or may mga 1.5% interest nga. So guys, hindi nga lahat kasi pwede sa bank eh, and qualified and na-approve sa bank loan eh, di ba? So, ang nakakatawa lang guys, so bakit pinatulan nyo si Tala? May 15% interest. So dahil ba na aakit kayo sa 0.5% interest daily? So anyways kasi guys, si Tala kasi is pwede talaga siyang bayaran daily. Like kunwari, mangungutang ka lang kay Tala, then babayaran mo lang din siya ng within 2 days or 3 days or 5 days ba? So okay yon. Pero kapag mangungutang ka kay Tala, then gusto mo siya guys patagalin, like hindi lang kasi siya exclusive sa 1 month, so up to 45 days or up to 60 days. So what if ganyan kalobo na yung magiging utang mo or so magkano na interest nun guys, diba? Napaka-deceiving and I don't think nakakatulong siya atin or nakakatulong siya na hindi tayo mabaon sa utang. And I've heard pa guys na si Tala is tumatawag na rin ngayon, lalo kapag malapit na yung due date mo or delay ka, tumatawag na daw sila unlike before. So may mga ganun na daw activities si Tala ngayon. And guys, sabi ko nga sa inyo dati, nung nag-register ako kay Tala and nakapag-utang ako kay Tala, siya yung first loan app na naginrab ko is napakadaming detect sa akin, iba't ibang na bro. So, ayoko nang ganun. Ewan ko kung na-experience nyo rin yun ha. So, second loan app guys na may 15% interest rate is si OneHand. Nagulat din ba kayo? So, guys, alam ko hindi kayo nagulat sa iba dyan is tinanggap nyo na lang yung interest rate ni OneHand. 15% interest rate per month po talaga siya guys and I had tried that. Na-try ko yan guys twice. Na-try ko yan kasi nangangailangan ako noon of course and wala pa akong alam-alam sa mga basta ganun kasi guys lagi kasi sa mga ads like mainggan nyo ka talaga na why don't you try it? Ang ayaw ko lang din kay OneHand. Ang dami rin tag-detect sa akin, ang daming tumatawag. May mga third party connection talaga sila guys na which is na ano yung info mo sa iba. Then guys, kapag nagbe-verify sila is tinatawagan talaga nila yung mga character reference na pinigay mo. Hindi ko bet yung ganun. Ano pa guys, yung 15% interest. So, maganda lang yun guys, pag nangangailangan ng super nangangailangan ka and emergency din, alam mo yun, yung wala-wala. Maganda lang yun, pero kapag hindi naman, so huwag nyo na lang itry. Kasi, baka mabaon lang din kayo. Kasi nakakaakit din kasi OneHand eh. Kapag ka talaga, nakapagbayad ka dito ng loan, kapag na-full payment mo yung loan mo, istatas talaga yung offer nila sa'yo, maaakit ka lang siya. Paano yun kapag naakit ka, 15% interest, so it's a no for me. So, third loan up guys, that has a higher interest rate per month is si Mr. Cash. So if you have this loan app, so alam ko guys, makaka-relate kayo. Which is known as si Auto Reject
loan app. Hira lang talaga ng mga nakakalusot dito sa Mr. Cash, but I had tried that. And that time, guys, pinag-aralan ko talaga ng matindi yan si Mr. Cash. So they saving din for me, guys. So why? Go offer sila and pinopromote nila yung 0% interest per month. So paano nga naman sila kikita noon kung hindi sila magkakaroon ng interest? Yun palang deceiving, nice. Imagine 0% interest. Sure? So, I found out kasi guys, yung service fee nila, doon naman bawing-bawi, 15% interest rate. Wala nga siyang interest guys per month, but bawing-bawi guys sa service fee na 15% then. So, if may 5,500 pesos ka, less 15% na service charge, ang matatanggap na lang is yan na lang. I don't think na gugustuhin ko si Mr. Cash kasi madami rin siyang mga bad feedback kasi guys, and hindi ko yun bet yung ganon, and this time ayoko nang magpakatanga sa mga loan app na to. It's up to you if you will grab that. Siguro kung kailangan at nangangailangan talaga kayo, wala naman ako magagawa dun eh. So at least meron kayong awareness about sa app na to. It's up to you guys if you want to grab that. So fourth loan app guys that I almost try but I didn't. Fortunately na lang, hindi siya natuloy kasi na-disapprove ako doon. But before that, guys, talagang pinag-aralan ko yung app, guys. Ano yung galawan niya, ano yung mga interest niya, which is gladly na lang talaga. Pero pasalamat ko talaga hindi ako nakapasa doon. Kasi what if nakapasa ako doon is talagang bongga, maestra siguro ako ng bongga, guys. So, ang tinutukoy ko, guys, is si Digido. If you have this Digido is hindi talaga siya for all. For me, hindi siya for all kasi ang parang nire-require niya and parang mas bet niya lang pag-loanin is yung mga high professionals or may mga professions talaga. So, yung mga katulad natin na freelancers, self-employed, medyo malabo. Or lalo pang mga unemployed. So, ano pa kaya, di ba? So, I think si Digido before is nag-offer din siya ng 0% interest pero parang nawala yun. But ang alam ko kasi si Digido, dati ha, 2.1 interest daily. And recently lang, nagbago siya ng interest rate daily. Naging 1.6 daily. So imagine that guys, kung itatimes mo yung 1.6 daily to 30 days, so 48%, almost 50% yung interest. Sure! Talaga kayo nakakatulong. Actually, nakakabaon lalo talaga ng utang yung mga ganitong loan app. So, gladly na lang talaga hindi ako napunta dito. Hindi ako na-aprobahan dyan. I tried ha, pero hindi ako na-aprobahan. Ni-reject nila ako. Dinis-approve nila ako. So, yun. Pinatry ako. But, sorry na lang. Buti na lang talaga. Kaya pa bang itry yung ganun? So, last loan app that I can share with you na bonggang-bonggang na-disappoint ako and sobrang na-try ko talaga siya. Hindi ko talaga din nagustuhan talaga guys ang kanyang kalakaran. So, ito ko po is si Mocha Mocha. So, grabe kasi talaga si Mocha Mocha guys. Alam nyo yan. So, lahat ng may Mocha Mocha or been there sa Mocha Mocha, alam nyo gaano kalala, gaano ka-loan shark si Mocha Mocha app. Dati nawala ito si Mocha Mocha sa Play Store din, nagbabalik na naman daw. Ang pangit lang dito kay Mocha Mocha, no? Ang duration niya to pay is napaka short term lang, like 7 days or 2 weeks lang. Maliit na naman yung interest niya. Maliit lang, hindi naman siya kalakihan. Pero guys, yung service charge niya, ang lala. So, napaka taas. Higher than 15%, purang taas. And okay lang sana yun eh. Okay lang sana, no? Okay lang sana yun. Nakakautang ka talaga. Real time talaga siyang papasok sa ating account, sa ating Chicash account. The bad thing about Mocha Mocha talaga guys is nangaharas po talaga sila ng mga clients nila, lalo kapag due mo na, hindi ka pa nakapagbayad. Grabe yung tawag nila. Grabe guys, yung abala nila, tawag ng tawag. Lahat ng contact list mo sa phone mo is may access sila. Then, tinatawagan nila yun guys, isa-isa para ipahiya ka at sabihin sa'yo yung utang mo. Kami na pong naka-experience na, huwag na po kayong dumagdag. Ang sakit nito sa ulo, promise. But it's up to you naman guys kung gusto nyo pa rin itry. Pero I warn you talaga, kayo bahala. Pero sinabi ko na sa inyo, alam mo yung bad reviews nito. Ang walang mag gandang nasabi dito guys sa Mocha Mocha talaga. So anyways, please know this. Hindi porket SEC or SEC registered is legit. Yes, there may be, pero please lang, pag-aralan nyo muna bago kayo sumabak. So disappointing din sa part na SEC registered itong mga to, but alam nyo yun, hindi siya makatao. Lalo lang tayong ilubog sa utang. So unjustice talaga para sa ating mga gusto lang naman humiram para makaraos ganyan or may emergency purposes ganyan. Again, it's up to you. I did my part to share it with you. Ayun, I hope maging aware kayo dito. And I hope guys, maging aware kayo sa mga loan apps. Alam nyo, napakadami pang loan apps guys na pwede kong i-share sa inyo. And let me know your
thoughts and you can comment down below guys ha, sa mga experience nyo. And sabi ko nga sa inyo, napakadami ko pang pwede pang i-share sa inyo sa mga loan app, but ito lang yung mga top loan apps na kahit paano kilala and para aware din kayo. So yun lamang guys, I hope may natutunan kayo sa video ito and I hope nakatulong tong video sa inyo. And kung nagustuhan niyo yung video guys, please don't forget to like, share, and subscribe. And click niyo guys yung bell button para updated kayo sa mga bago ko pa pong mga videos like this. Thank you for watching this video. Bye!